Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Pwedeng energy mo to or sa person mo. Ikaw na kakilala sa sarili mo kung energy mo to. Start na tayo. Give it the message. Kaninong energy to? Meron dito 8 of Wands. Judgment. So, meron dito may panghuhusga or pwede rin sabihin na may paggising, awakening. Temperance. Nakikita ko dito, no? Meron ditong nahihirapan sa sitwasyon, ginigising na, pero wala pa rin siyang ginagawang hakbang. Ganun lang yung energy. Pero ganun pa man, meron ditong patungo sa'yo. Or pwede rin sabihin, ikaw yung kikilos dito. Kasi nagiging mabagal yung person mo. Or kung sino pa man, Meron ako nakikita dito na pagkilos. Pwedeng ikaw o yung person mo. Then, meron ditong High Priestess. Then, meron ditong Sword, Two of Sword. And, Six of Sword. Nafe-feel ko dito, meron ditong hindi nagiging malinaw para sa kanya yung connection na to. Okay? Hindi halos lahat, makaka-resonate. Ito lang nakikita ko. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius. Then, nakikita ko rin dito ng Scorpio, Cancer, and Pisces. Nakikita ko rin dito ng Gemini, Aquarius, and Libra. Ayun lang yung nakikita ko dito, okay? Pisces energy. Meron ditong pagising. Ginigising ang bawat isa. Or pwede rin sabihin na, wake up call. Kumbaga, dito sa judgment, nafe-feel ko dito na ginising kayo dito. Okay? May paggising or may babala or ginigising na yung bawat isa sa connection na to. Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi lumabas ang judgment . May panghuhusga or may paggising. Sinasabi dito, sundin mo yung inner guidance mo. Kasi, nafe-feel ko dito na meron ditong babala para sa'yo. Na kung saan, tinanggal ka dito sa ganito para mabago yung sistema or pwede rin sabihin, mabago mo yung sarili mo or mabago din yung person mo. Meron ditong wake-up call, ginising ang bawat isa. Pero ganun pa man, meron ditong patungo. Kaya lang, itong tao na to, hindi siya balance. Hindi niya nakikitaan to ng balance. Maybe meron kayong argumento, meron kayong conflict na kung saan nagpapahirap sa kanyang sitwasyon. Maybe ito yung tipo ng complicated situationship. Ganun, relationship na kung saan tagong relasyon. Ganun lang yung nakikita ko. Hindi halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong tagong relasyon na kung saan hindi makatungo yung isa. Pero gusto niyang puntahan yung kanyang person. Pero hindi siya makaalis kasi meron ditong hadlang sa connection na to. Kailangan munang maayos ang lahat para maging okay ang lahat. Ganun. Pero nakikitaan ko tong tao na to na mabagal. Pupunta siya pero mabagal siya, okay? Kung makikita mo kasi, ang 8 of Wands, mabilis kasi yan. Dahil lumabas siya naka-reverse, mabagal ang pagpunta niyan sa'yo or mabagal ang pagpunta mo dito sa tao na to. Kasi nag-iisip ka dito . Kung ikaw man ang ginawang third party or nasa komplikado kang relasyon, ikaw yung nag-iisip dito, ikaw yung nagkakaroon ng kaliwanagan, yung tipo bang natatauhan ka na or ginigising ka na tama ba? Tama bang ipagpatuloy ito? Ganun lang yung energy. Hindi halos lahat ito yung nafe-feel ko. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rin dito na
meron ditong hindi nagiging malino para sa kanya yung situation, may hindi nagiging klaro, kasi ano siya eh, too absurd. Kumbaga, sarado pa yung isipan. Marami siyang tanong, marami siyang hinahana, pero wala siyang makitang sagot. Kasi, malabo para sa kanya yung sitwasyon or pwede rin sabihin niya, hindi niya tinatanggap yung katotohanan. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi meron tong lihim. Meron nakalihim dito. Meron dong, kumbaga, no, kahit nakikita na niya na mali, pero yung mali, hindi niya tinatanggap na mali yung relasyon na to. Ganun. Kasi mas pinaiiral nito yung puso niya kaysa yung isip niya na meron na natatapakan na tao. Ganun. Ito lang yung nararamdaman ko kasi komplikado yung sitwasyon na to. Then, na-feel ko din dito, no, sa Six of Swords, meron ditong umalis. Inalisan ito ng mahirap yung sitwasyon. Inalisan ito na napakabigat. Meron ditong single mother or single father, okay? Na inalisan niya ng mabigat yung sitwasyon. Kumbaga, no, hindi klaro para sa kanya yung sitwasyon kung bakit ginawa sa kanya ito. Ganon yung energy nito. Pero ganon pa man, meron dito na the High Priestess. Kumbaga, no, si the High Priestess, nagkakaroon na to ng pangunawa or sabihin natin na mas sinusunod niya na yung intuition niya. Mas tinutuon niya yung kanyang sariling paglago. Kumbaga, nakikita ako rito na mas tinutuon niya yung balance para sa kanya kasi nahihirapan na siya sa sitwasyon. Kasi meron ditong ano eh, meron ditong naging backfighter. Ganon, parang sinaksak siya ng talikod, nakatalikod. Yung parang dinaya, loko ganon, sinaksak siya ng nakatalikod. Kasi nakikita ko rin dito na may betrayal na naganap. Pero ganun pa man, mas nagigi siyang matalino, mas sinusunod niya yung kanyang intuition, mas sinusunod niya yung tama dito. Kasi the High Priestess is para siya yung tipo na religyoso eh. Yun siya yung nasa tama. Yung pastor, pastora, parang ganun. Mas pinipili niya yung tama kung saan siya makakabuti. Kasi nararamdaman ko dito sa the High Priestess na malago siya kahit nag-iisa siya kasi malago yung kanyang karunungan, yung kaalaman niya kasi mas pinipili niya dito yung tama. Pero meron dito kahit pinipili mo yung sa tama dahil bawal makigulo or makikonnect sa isang relasyon na alam mo naman na may sabit na. Yung tipong ganun, mas pinipili mo na dito yung ano, yung kung san tama, ganun. Ganun na yung energy, pero ganun pa man, meron ditong tao na ayaw niyang tanggapin yung katotohanan na mas pinili mo yung tama. Kasi itong taong to, hindi sarado ba yung kanyang kaisipan? Mas nakaano siya eh, mas kinukulong niya yung sarili niya sa kanyang paniniwala, ganun. Dahil lumabas si Two of Cups, meron ditong hindi naging maayos yung komunikasyon, walang pagkikita, walang ayos na reunion, ano, wala ditong naging pagkikita. Kasi mas pinili nung isa na alisan yung person niya kahit nasasaktan siya. Sa Six of Swords, meron ditong umalis na sobrang bigat ng kanyang kalooban kasi nasasaktan siya. Mas pinili niya yung itong the High Priestess, ano, mas pinili niya yung kung saan yung tama. Kahit masakit, mas pinili niya yung tama. Kumbaga nag-sacrifice siya dito. Ito lang yung nakikita ko. Wala ditong ano, naging maayos na komunikasyon, pagkikita, compromise, ano, yung pagkakasundo. Wala naging ganun. Kasi mas pinili niya yung ano, yung tama sa ikabubuti para sa kanya. Ganun lang yung energy, ano, kasi meron ditong pagising eh. Judgment, wake up call. Ayun niya lang yung nakikita ko at nararamdaman ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for collective. Thank you.
Despondence, ano? Meron ditong despondence. So, ibig sabihin, meron ditong nagagalit sa'yo. Meron ditong passion, renewal, and completion. Nakikita ko dito, no, sa completion, meron ditong new beginning para sa'yo. Okay, ito na nafe-feel ko. Kung ikaw man yung nahirapan dito sa sitwasyon, sa komplikadong relasyon, nakikitaan ko dito na natapos na to, nasaktan ka man, pero meron dito naghihintay na bagong oportunidad, bagong pag-asa para sa'yo, bagong liwanag. Na kung sana, no, may passion, sabihin natin na merong panibagong simula na kung saan may evolve ka, may growth para sa'yo, magkakaroon ka dito ng development para sa iyong sarili. Then, nafe-feel ko din dito na may balitang parating sa'yo. Okay? May mensahe, maybe sa trabaho, or pwede rin sabihin na new love na magme-message sa'yo. Meron ditong renewal, then despondence. Kung makikita mo sa despondence, meron ditong nagagalit sa'yo. Nagagalit sa'yo kasi nagiging kang okay. Kahit magulo na yung buhay mo, kontento ka, masaya ka, nare-resolvehan mo yung mga problema dumadating sa'yo kasi nagtitiwala ka kay God. Meron dito nagpapadala sa'yo ng mga negative energy na kung saan, ano, para panghinaan ka ng loob. Pero ganun pa man, ano ka eh, hindi nagtatagumpay to, hanggang inis na lamang to kasi protektado ka. Kung makikita mo, naka-protection ka nitong halaman. Then, nakikitaan ko dito, meron ditong nag-travel. Maybe, travel abroad or nag-relocate sa ibang lugar na kung saan, ano, nagiging siyang maayos sa sitwasyon niya ngayon. Kasi kung makikita mo dito sa may baba, may star dito. So, ibig sabihin, nagkakaroon ka dito ng maayos na pamumuhay na kung saan, ano, may paglago sa'yo. Kasi kung makikita mo itong halaman na mumulaklak, umaayos yung buhay mo. Nagiging kang maayos, masagana. Kaya lang, itong tao sa'yo, suran-sura. May naiingit, may nasusura. Pero hanggang sura na lang ng tao na to kasi hindi kanya magalaw-galaw eh. Ito na yung nafe-feel ko dito. Then dito sa renewal, nakikitaan ko rito ng panibagong oportunidad para sa'yo. Marami kang pagsubok na kinaharap dito na kumbaga, no, natunaw na lagas, ganyan. Pero ganun pa man, kahit naranasan mo itong mga pagsubok na ito, ito yung naghihintay sa'yo, yung future na maganda at maayos. Meron na ditong pag-bloom, pamumulaklak, okay? Pagbunga. Na kung saan, ano, nagiging kang maayos at masagana. Dahil marami kang natutunan sa experience na ito, na kung saan lumalago ka bilang isang individual. Ito lang yung nafe-feel ko. Nakikitaan ko dito ng paglago. Masaya ka ako, ano, kung nasaan ka man ngayon, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Okay ka, balance ka dito. Okay? Balance ka. Then, namamanifest mo lahat ng gusto mo. Nagiging kang matagumpay. Or pwede rin sabihin na dito ka papunta, ano, sa renewal, sa pagbabago, sa bagong simula. Ayun, tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. Give me the message. Mas pinili mo dito yung tama. Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi ayaw mo ng, ano, komplikadong sitwasyon. Nagiging ka ditong matalino. Kahit masakit, mas pinili mo yung tama. Mirror. Mirror, mirror. Give me more information. Give me more information. Diana. Biwa nature. Maybe mahilig ka sa mga halaman, sa mga hayop. Okay, yung tipo na nakaka-feel ka ng kapayapaan, ano, sa mga halaman or sa mga hayop na inaalagaan mo. Ito lang yung nakikita ko. Then dito, ano, yung sinabi ko kanina, nagiging masagana. Full moon, confirmation dito sa full moon. Yung lahat ng mga pinaghirapan mo, meron ditong bunga na naghihintay, ano. Kumbaga, yung pinaghirapan mo, pipitasin mo na yan, bunga na yan eh. Kumbaga, may kasaganahan. And then, nakikitaan ko rin dito na yung mga pangarap mo or yung mga nilalarawan mo, yung mga vision mo, no, makakamit mo to. Kung ano man yung mga tinatrabaho mo or kung dun ka nagpo-focus sa work mo, nagkakaroon na dito ng harvest para sa'yo. Then dito, no, sa mirror-mirror, nafe-feel ko din dito, nafe-feel ko dito na
yung kagandahan ng isang tao, mas binabase mo dito yung pag-uugali or kung paano mo kinakaharap din ng isang tao. Yung tipo bang, yung tipo na, di ba kapag gumawa ka ng mabuti, mabuti din yung babalik sa'yo. Yun yung reflection. So, nafe-feel ko din dito na mas tinutuon mo yung sarili mo sa paggawa ng mabuti na sa ganun, mas maraming dumating sa yung blessing. Ganun lang yung energy dito. Then, nafe-feel ko din dito na hindi ka na base sa physical na anyo, kundi sa ugali ng isang tao. Ayun lang yung nafe-feel ko dito. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo, mga karagdagang mensahe. Give me more information. Ano pa yung message sa'yo? Meron ditong sextile. Sinasabihan ka dito, no? Yung na-experience mo na tension, nahihirapan ka, yun yung tumulong sa'yo eh. Para magkaroon ka ng yung tipo bang yung na-experience mong tension, kumbaga dumaan ka na lang eh, parang nagpaagos ka na lang eh, hinarap mo ito ng maayos, kumbaga nagpadala ka na lang sa agos ng buhay, then nafe-feel ko din dito na inalisan mo to, then sa pagpili mo ng panibagong landas, mas napabuti ka. May nafe-feel din ako dito na merong reward, merong kang reward na marireceive, okay? Sa sitwasyon na tinatahak mo sa panahon ngayon. Merong pag-aani ng tagumpay. Ganun lang yung energy na nakikita ko. Ayan lamang po, no? Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.